Hi guys! Another day, another mini vlog. At ngayong araw nga pala, samahan nyo kaming tumawid pabayan dahil mamimili na nga ng mga gamit sina Ate Cassie at si Megan. Kinakabahan na nga itong dalawa dahil baka nga daw walang biyahe na dumuong dito sa amin dahil napakarami naman talagang water lily. Kaya naman, noong dumating nga ang biyahe ay kinakawayan at tinuturo nga ni Buyok na doon nga sila dumuong sa pinakadulo nitong aming nayon dahil doon nga walang water lily. Pero dumiretso na nga rin itong bangka dahil kayang-kaya naman daw at medyo maluwag naman daw ang water lily. So ayun, mag-aalas 7 na nga ng umaga noong kami makasakay sa bangka at super excited nga itong dalawa dahil mamimili na nga sila ng kanilang gamit. Mula nga dito sa bangka ay natatanaw nga namin ni na Megan at ni Ate Cassie si Buyok at mukhang malungkot nga siya dahil hindi siya nakakasam. Isinasama nga sana namin siya mga mare, kaso nga lang sabi nga niya ibang dami nga daw niyang gagawin sa lao. 2 oras nga pala ang biyahe namin mula sa aming nayon papunta sa bayan mga mare, kaya medyo masakit nga sa puwit. Medyo nagugutom na nga rin kami dyan mga mare, kaya sabi nga ni Ate Cassie kumain nga muna kami dito sa Jollibee. May nakakilala nga rin sa akin at follower ko nga daw siya, kaya ayan at nagpa-picture na nga rin. Shout out po! After nga namin kumain sa Jollibee, dumaan nga rin ako dito sa Goldilocks dahil ibibili ko nga ng cake ang aking inaanak. Tapos ay dinala ko na nga rin ito agad sa bangka dahil baka nga hindi kami makaabot sa pangmaagap ay di walang cake ang aking inaanakan. Nag-jeep na nga lang din kami dahil mas mabilis nga ito kaysa sa tricycle at sabi ko nga ay medyo tanghali na nga rin kami. 11 AM na nga kami nakarating dito sa SM Taytay mga maret, eksakto nga na bagong bukas itong mall kaya kakaunti pa nga ang tao. Medyo nalula nga si Megan da sa jeep dahil inabutan nga kami ng traffic at isa pa ay napakainit. Pero hindi naman siya nasuka mga mare, kaya sabi nga niya sa akin ipag-uwi daw namin na mag-tricycle na nga lang kami. Napakatagal nga hindi nakapunta ng mall ni Ate Cassie at ni Megan da, kaya ayan at mga tuwang-tuwa abo. Una nga kami pumunta dito sa mga bag mga mare dahil ito nga yung kauna-unahan na nasa listahan namin. May budget naman kami ni Buyok dito sa mga gamit ng mga bata dahil isa nga ito sa aming mga pinag-iipunan. Ay di ba, gaano ba naman kasarap pumasok kapag kabago ang mga gamit mo sa skulan? Kaya nga kahit malayo pa nga ang pasukan ay pinag-iipunan na talaga namin ito ni Buyok at kahit nga walang matira sa aming pera ay okay lang basta maibigay namin ang gusto ng mga bata. Ayun yun ang gusto mo. Ayun yung Anastasia, yung pink tsaka purple. Yung pink tsaka yung purple. Ay, yung purple na yun. Ayun ang, ito ba? Isa na lang. Ito ba? Hindi yung, ayun ang. Eto, eto. Ito gusto mo? Pwede ba ito? Sige nga, sukat mo. Sukat mo. Ah, tatanggalin yung tali sa akin naman. Gusto mo ba yung maluwag, ma'am? Ganito lang po. May block. Diyan ka lang, ma'am. Sukat mo. Mas ano mo lang. Lalak mo lang para kung walang laman, hindi siya masyadong bayo. Ganyan ba? Maluwag to ba? Baka sige, sige ate. Sukat mo na. Ganda. Wow, ang ganda ganda. Kaya nyo pala sa damit mo. Ano, ito na na. Yan na ba? Hindi nga makasagot si Megan mga mare dahil parang nalulula pa nga rin daw siya sa pagkakasakay sa jeep kanina. Kaya ayan at nung medyo mahimasmasa na nga siya ay nakapili na nga siya ng bag na gusto niya. 1,799 pesos nga itong bag na napili ni Megan mga mare at medyo namamahalan nga ako. Pero sabi ko nga ay okay lang at deserve naman nung dalawa dahil matatalino naman sa school. Samantalang kay Ate kasi naman ay 1,700 pesos ang napili niyang bag, kaya ayan at medyo nalulula na nga rin ako. Sunod naman naming pinuntahan na itong mga medyas mga mare at kahit nga medyo pricey ay dito ko pa rin piniling bumili sa mall dahil isang taon naman nila itong nagagamit. Napakaganda nga rin nilang tingnan kapag kasuot nila ang ganitong medyas mga mare ng naka-school uniform at parang mga rich kid ani. Aba, naaalala ko kasi nung bata ko ani ang medyas ko noon ay last thread at kung di mo nga lagyan ng lasti ay hindi tataas. Sunod naman sa aming listahan ay itong black shoes dahil isa nga ito sa mga importanteng kailangan kapag ka papasok sa school. Kaya ayan at nagsukat na nga rin kami dito ni Megan at ni Ate Cassie. At sa huli nga itong parisya ng kanilang nagustuhan mga mare at nagkakahalaga nga ito ng 900 pesos. Diyos ko mga mare, napagkakamahal na talaga ng mga bilihin ngayon honey. Sana all mahal. Char. Abay, napakaswerte nga ng mga bata ngayon. Nung araw nga ay galing lamang sa mga pinaglumaan ng pinsan ng aming mga gamit. Tapos naaalala ko nga noon, honey, ang mga notebook namin ay galing sa mga pinaglumaang notebook ng mga estudyante. Binibigay nga sa amin ni Mama Linda yung mga pinaglumaan na notebook ng mga estudyante. Tapos ay kinukuha nga namin yung mga walang sulat. Tapos yun ay tatahiin namin. At pagkaumpisa na nga ng pasukan ay nahihiya na nga akong ilabas yung aking notebook dahil iba-iba nga ang kulay ng pinakapapel sa loob.
Pero kahit nga ganun, ay nag-aaral naman kaming mabuti at kahit papaano nga ay medyo matataas din naman ang grade. Nagutom na nga sila Ate Cassie at si Megan da dyan mga mare, kaya ayan at nagyaya na nga sila sa McDo. Burger nga lang in-order namin ni Megan da at kay Ate Cassie naman ay nugget. Simula nga nung matikman niya ito dito sa McDo, yun na nga lagi ang kanyang in-order. Just good time. Pagkatapos naman namin kumain sa McDo mga mare, dumiretso naman kami dito sa National Bookstore dahil dito nga nila kukumpletuhin ang kanilang mga gamit. Kung nung isang taon nga ako pa ang namimili ng kanilang mga notebook mga mare, pero ngayon nga ayaw na nga nilang pumayag at sila na nga daw ang pipili. Kaya ayun at pinabayaan ko na nga silang dalawa dyan at yan nga lahat ang napili ni Ate Cassie at nagustuhan. Nakapili na nga rin si Megan da dyan at 8 notebook nga ang kanyang kinuha. Kumuha na nga rin sila dyan ng correction tape, ball pen, sticky notes at kung ano-ano pang mga gamit. Kumuha nga rin ako ng Crayola dyan mga mare, kaso nga lang ay pinasauli nga sa akin ni Megan da dahil meron naman daw siyang oil pastel sa bahay at yun na nga lang daw ang kanyang gagamitin. Kumuha na nga rin kami dyan ng glue, gunting at mga highlighter at sinigurado ko talaga na wala kaming makakalimutan para hindi na nga kami babalik sa bayan. So ayun, after nga naming mamili dyan ay nagbayad na nga rin kami at dumaan nga muna kami dito sa Aqua Plus dahil kanina pa nga nila ako kinukulit at ibili ko nga raw sila. Kung nakikita nyo nga sa price list mga mare ay 32 ounce nga ang napilin tong si Megan at nagkakahalaga nga yun ng 890 pesos. Samantalang itong si Ate Cassie naman ay 22 ounce nga ang kanyang napili at nagkakahalaga nga yun ng 850 pesos. Diyos ko mga mare, natatawa na nga lang ako sa mga presyo ng pinagpapabili sa akin itong mga batang ito at sabi ko nga'y hamos siya na di ko nga yan naranasan nung araw. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood.